Dito guys, hindi maganda taniman ang luya. Yan, nakita ko sa mga luya ko dito, hindi maganda ang tubo. Yan, medyo ang ano kasi dito lupa. May mga anupog, ang tawag sa amin anupog. Yung mga puti-puti na ano. Puting bato. Pinataniman ko to ng 10 kilo. Pero yung mga ano, hindi siya nag work talaga. Nasa mga 7 months na siguro to. Yan, wala talaga. Kumbaga, failure talaga ang ano dito. Kumbaga, pinag-aralan ko pa yung mga klaseng lupa na pwede taniman. Magandang taniman. Ito kasi, mga bato-bato kasi yun. Ito. Yan. Ito kasi yung mga ano dito. Yan. Parang chok. Pwede ka gamitin pang sulat sa pisara. Ito yung makaramihan dito na yung mga bato niya. Ayan. Siguro sa 10 kilo na tinanim dito, bawi lang sa puhunan. Yun dito lang yung medyo tumubo ng maayos. Ayan. Bawi lang tayo sa puhunan siguro. Sa mga 7 months na to, 7 months to 8 months. Simula ng tinanim. Wala talaga, hindi talaga nag-work. Dapat i-consider natin sa pagtaniman natin ng luya, dapat yung lupa din. Dito medyo okay naman yung tubo. Yan dito banda. Yan, naka-harvest na rin tayo dito. Kumuha na tayo yung pang panakot natin. Siguro may mga 10 kilo din siguro makuha nito pag na-harvest natin. Yung mga ilan-ilan lang. Yan, hanggang doon yun sa kabila. Dito. Meron din dito sa baba. Yan. Nagkalaman naman din siya. Yan. Nagkalaman din naman siya. Pero iba talaga. Kaya hindi ko na nilagyan uli ng pataba to. Kasi parang sayang lang. Nalagyan lang to ng pataba isang beses. Akala ko lalago siya. Ganun pa rin. Yan. Sa lupa din talaga. Pero nung tinaniman to ng kamuting kahoy at saka kamuti, okay naman, marami namang na-harvest ng kamuti dito. Na rin. Yan yung kamuting kahoy. Ito yung mga natira. Ayos naman yung tubo sa kamuting kahoy. Pero sa luya, wala. Hindi talaga siya maganda pagtaniman ng luya sa lugar na to. Siguro kung lalagyan natin ng organic na pataba saka yung lupa, lagyan natin ng matabang lupa. Yan dito. Ganun din nangyari doon sa kabila. Ang lupa naman doon sa kabila ay medyo may pagkakli din kasi. May pagkakli ang lupa. Ito tataniman naman ito ng ano, kamuting kahoy. Yan dito sa kabila. Sabi ko doon lata failure. Ito yung may kamuting kahoy na rin bagong tanim dito at saka kamuti. Yan dito sa baba. Ito magdalawang buwan na rin itong kamuting kahoy. Yan dito sa kabila naman, isang buwan simula nung tinanim. Yan. Yung lupa dito katulad din yung sa ano, yun doon yung tinaniman ng luya. Medyo itong ganitong klaseng bato. Parang chok. Yan. Ito may mga kamuting kahoy, mga isang buwan na rin to. Yung
pinagtaniman natin ng isang area na hindi din nagsucces. Dito banda, mga 5 kilo din tinanim natin dito. Nung maliit pa lang, medyo ayos ang tubo, pero nung lumaki na, wala na, naninilaw na rin na ano siguro, kasi laging umuulan. Yan dito, dito mga 5 kilo din ang tinanim dito. Yan itong area na to, bawi sa puhunan lang din siguro to, pero may maharvest natin pang panakot siguro. Yan hindi din nagano, hindi din maganda ang tubo niya siguro, lagi kasi laging umuulan, kaya hindi maganda pag ano, laging nababasa yung lupa. Sinubukan pa nga lagyan ng so ganun pa rin naninilaw, kaya hindi maganda yung tubo. Yung sa gabi naman, medyo kung gabi, medyo okay naman siya sa gabi. Yan mga gabi na yung tanim. Pero yung itong mga gabi dito, yung ginawang anong laing, marami dito, walang problema. Yung gabing pang laing, maliliit nga lang, hindi katulad yung nakita ko na yung iba malalaki, parang ganito. So, maliliit lang dito sa amin. Lalaki din to. So, walang problema kasi madami, madali kasi itong dumami. Kaya hindi na namin tinatanim to. Nasa kusa na lang yung kung saan saan na lang natubo. Yan. Ano din, wala din. Sibuyas pag laging basa din, hindi din maganda. Sibuyas.